Diyos ko, ganito na rin kaya nangyari sa buong pamilya ko. Patay na rin kaya sila. Si nanay, si Joshua, si Lola, ang mga kaibigan ko. Ganito na rin kaya nangyari sa kanila. Buhay pa ba sila? Asan na kayo? Tulungan niyo naman ako. Oras na naman, ma'am. Silakbot. Nakarating ako sa aming probinsya ng maayos. May konting traffic noong nasa syudad pa ako ng Cebu at git-gitan noong sumakay naman ako ng sasakyang pandagat para tumawid dito sa maliit na isla ng San Francisco, pero sa pangkalahatan ay okay naman ang biyahe ko. Wala namang hindi kanais-nais at kakaibang pangyayari hanggang sa makarating ako rito sa aming lugar. Sanay na akong umuwi dito ng mag-isa at sa tuwing darating ako ay kapayapaan ang aking nadarama. Napakatahimik kasi dito. Malayo sa samot-saring polusyon kagaya ng usok at ingay ng mga sasakyan. Dito, nakapaglalakad ka nang hindi nag-aalala sa usok na ibubuga ng sasakyan dahil madalas motor lamang ang ginagamit dito bilang transportasyon at kukonti lamang sila. At kung polusyon naman ng ingay ang ating pag-uusapan, hindi rin ito problema dahil bukod sa mga walang midnight party goers dito ay maaga din kung matulog ang lahat. Kaya nga gustong gusto ko talaga dito. Mahal na mahal ko ang lugar na to. Ngunit ngayon, sa pag-uwi ko, parang may kakaiba. Parang may nagbago. Ewan ko pero, parang may mali. Yung noong tahimik na lugar na sasalubong sa akin, ay mas naging tahimik. Hindi ko rin alam kung magandang balita ba yun, pero parang may kakaiba talaga sa katahimikan na nararamdaman ko ngayon. Yung tipong nakakapingi. Alam mo yung sobrang tahimik, eh halos madinig mo na ang bawat pag-apak ng mga paa mo sa lupa. Na pati yata yung tibok ng sarili mong puso ay naririnig mo na rin. Nagpaningon-lingon ako sa aking kapaligiran. Walang katao-tao. Pati yung mga mabibilang mo sa daliri ng kamay at paa ng mga motor at maging ang mga driver na naghahatid sa akin dito ay wala na rin. Narinig ko nga kanina ang pag-andar ng kanyang motor, ngunit di ko na kinailangan pang lingunin siya dahil malamang aalis na siya matapos akong makapagbayad. Nakapagtataka. Nakapagtataka dahil naisip ko kung bakit pati yung driver kanina noong kausap ko siya habang kami ay nasa biyahe ng halos 30 minutos makarating lang dito sa lugar mula sa daungan ng barko, e bihira lang ding magsalita. Para pang may kung anong bumabagabag ngayon sa aking isipan. Para pang nagmamadali din siyang umuwi. Muntikan ko nang habulin ito upang iabot sa kanya ang 100 ko. Ngunit parang kinalimutan niya ako. Parang ayaw niyang magpabayad. At parang ayaw niyang manatili sa lugar namin. Tila baga may tinatakbuhan. Hindi talaga ako komportable sa mga naririnig at nakikita ko ngayon.
pakiramdam ko tuloy. Parang abandonado ang lugar namin. Ngunit hindi lang yon ang nagpapapagabag sa akin ngayon, kundi pati yung pakiramdam na parang may mga matang nagmamasid sa akin. At saka yung mga kakaibang forma ng lugar. At ewan ko ba, para kasing malakas at hindi ka nais-nais ang tensyon at maging yung kabuuang aura ng aming lugar. Parang dinaanan ng digmaan. Parang dito nangyari ang labanan ng dalawang malalaking puwersa. Hindi nga lang din ako sigurado kung ano yon, pero malakas ang kutob ko na nasa delikadong sitwasyon ako ngayon. Ang hindi ko lang lubos maisip ay kung paano nangyaring wala akong nasagap na balita na may masama palang nangyari dito sa aming lugar, eh nasa kabilang lupa lang ako. Sa pagkakatanda ko, eh wala naman ding inilabas ang media tungkol sa mga militar o kahit anong mga bagay na may kaugnayan sa Barilan at Encuentro. At kung lagay naman ang panahon ng pag-uusapan, wala namang bagyo o kahit anong mga bagay na nagpapahiwatig na masama ang panahon. Sa katunayan nga niyan, napakataas ng sikat ng araw ngayon. Mainit-init ang hanging dumadampi sa aking mga balat at muka. Hindi mo talaga maiisip na uulan o kaya'y biglang bababa ang temperatura kasi malayo talaga ito sa inaasahan. Napansin ko rin kanina habang ako'y nasa biyahe papunta dito. Wala kaming nadadaan ng mga tao. Yung mga katulad dati na mga taong naglalakad sa gilid ng kalsada o di kaya naman motorista na katulad na naghatid sa akin kanina. Niwala din akong nakita ang mga mambubukid na nagtatanim o di kaya'y nag-aani ng palay. Sa aking paglalakad sa aming lugar, mas binalot ako ng tensyon at ng pagtataka dahil nakakita ako ng mga damit, chinelas, sombrero at iba pang mga gamit ng mga tao na nakakalat sa kalsada at sa bawat sulok na nadadaanan ko ngayon. Para bang may habulang naganap ilang araw na ang nakakaraan. Napansin ko rin na karamihan sa mga damit na iyon ay sira-sira, punit-punit at parang may bahid ng dugo. Alam kong nakita din siguro ng driver ito kaya bigla siyang naging tensyonado. Naging unsteady na rin ang pagmamaneho niya ng motor, kung kaya tinanong ko pa nga siya kung kumusta ang lagay niya o kung meron siyang problema dahil ayaw niya talaga akong kausapin. Ang alam ko ay tumango lamang siya at tarantang pinupunasan ng pawis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Napalunok ako ng laway dahil sa mga naiisip ko. Siguro dapat tigilan ko na muna ang pag-iisip ng kung ano-anong nakapagpapasama pa sa kalagayan ko ngayon. Mas lalo kasi nakakasira ng ulo eh. Nilaliman ko na lang ang aking buntong hininga at pinakalma ang aking sarili. Inayos ko ang pagkakakabit ng aking bag sa aking likuran at saka pinunasan ang gabutil na pawis ng aking noo. Matapos kong huminga ng malalim, sinabi ko na lang, kaya ko to. Nasa isip ko lang yung takot. Hindi. Nai-imagine ko lang. Hindi to totoo. Pinilit ko pang ngumiti ng mga sandaling iyon habang humahakbang ng paisa-isa hanggang sa dalawin ako ng kumpiyansa sa sarili na makapaglakad ng maayos. Sa may hindi kalayuan, natanaw ko na ang sementadong bahay. Ito yung sementadong bahay na madalas kong madaanan sa tuwing nagagawi ako dito sa lugar namin. Yun nga lang, kahit lagi kong nakikita ito sa aking pag-uwi, ay hindi ko naman kilala kung sino ang may-ari. Maganda yung bahay na yon. Malamang, mayaman ang nakatira doon at sigurado ako
na baka nasa paligid lang sila ng bahay. Bahagyang nakabukas kasi yung gate nila at dinig ko rin na bukas ang kanilang telebisyon. Baka nanonood lang sila ng Showtime o kaya ng Itbulaga. Bahala na. Basta ang gagawin ko ay puntahan na ang bahay na yon at makibalita sa kanila matapos kong ipakilala ang aking sarili. Ngunit, nang ilang metro na lang ako sa harapan ng bahay, patakbo ko nang tinungo ang kanilang bukas na gate at pasadya ko talagang itinulak ito papasok upang makalikha ng ingay para malaman din nila na may tao. Maganda nga kasi yung bahay pero napansin kong wala naman palang doorbell. Nung una ay nagdalawang isip ako sa aking gagawin pero nakuha ko ring magsalita. Kahit na kinakabahan at nagpapalingon-lingon ako sa paligid. Tao po! Tao po! Magandang araw po! May tao po ba dito? Magtatanong lang po sana ako. Pwede po bang tumuloy? Lakas loob kong pagsigaw mula sa labas upang mas mangibabaw ang aking boses kaysa sa telebisyon na bukas. Nagpalingon-lingon ako saglit sa paligid at inulit ko ang pagtaupo. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, walang sumasagot sa aking pagtawag. Inulit ko nang hanggang ika-apat, ika-lima, ika-anim ang aking pagtawag. Ngunit dito na ako pinagtakhan dahil wala pa rin talagang sumasagot. Mas lalo tuloy nagiging hindi komportable sa akin ang senaryong iyon. Ilang saglit din ang lumipas ngunit wala pa rin lumalabas sa nakabukas na pintuan o di kaya naman ay sumigaw man lang pabalik sa akin upang sumagot. Dahilan upang mas lalo na akong kabahan. Hindi na rin ako nakatiis kung kaya't sumilip na lang ako sa nakabukas na pintuan mula sa aking kinatatayuan. Ang tanging nakita ko na lamang ay nakabukas ang telebisyon. Sa aking pagsilip ay natatanawan ko na umiere ang shampoo commercial ni Pia. Naengganyo ako nung una, ngunit agad ding nawala iyon. Muli kasing sumagi sa aking isipan ang mga nakita ko kanina sa labas. Nauubusan na rin ako ng pasensya, kung kaya't sumigaw na lang ako ng malakas. Sabi ko pa nga sa isip ko, paniguradong maririnig ako na kung sino man ang mga nandun sa bahay. Napatawa pa nga ako sa kaisipan na baka buong barangay namin ang nagpa-prank. Inisip ko naman kung sino nga ba ako para i-prank. Hindi naman din nila alam na uuwi ako ng sandaling yun. Itinuloy-tuloy ko ang pagtaupo ng may malakas na boses. Kunot noon na akong sumisigaw ng sandaling iyon at ramdam ko sa aking sarili na koonti na lang mapapaiyak na ako dahil sa sobrang kaba. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling yon ay ako na lang ang nag-iisang tao sa mundo. Yung kaisipan pa lang na mag-isa ka na lang ay nahihirapan na ako. Pakiusap ko na lang habang sumisigaw. O kung sino man po nandito ngayon, sumagot naman kayo. May tao po ba? Please. Hindi po magandang trip ito. May tatanong lang po ako sa inyo, kaya please lang lumabas na kayo. Sumagot naman kayo. Mas lalo ko pang nilakasan ang mga sumunod na pakiusap sa tsansang madidinig ako ng mga kalapit na bahay. Lumingon akong muli sa paligid upang kumpirmahin na may nakarinig nga sa akin, ngunit wala talaga akong nakuhang sagot.
tanging katahimikan lamang. Pinahid ko na lang ang likidong tumaloy sa aking pisngi at hindi ako nakakasigurado kung pawis pa ba yun o baka luha na. Bibigay na sana ako at iiyak, ngunit agad din itong nawala nang may nakita akong anino ng tao sa nakabukas na pintuan. Agad nagliwanag ang ekspresyon ng aking mukha nang malamang di pala ako nag-iisa. Napangiti na lang ako sa tuwa, sabay sabing, "Ah, magandang araw po pala. Pasensya na po kung nadisturbo ko kayo." Nakangiti kong bati sa lalaking nakatayo lamang sa pintuan. "Nako, mawalang galang na ho ha, kung napasigaw ako kanina. Natataranta lang ho kasi ako eh." Pagpapatuloy ng aking pagpapaliwanag sa anino ng lalaking nakaharap sa akin. Hindi naman ito kalayuan mula sa aking kinatatayuan at pilit ko pa rin inaaninag ang itsura nito. Masyado kasing mataas ang sikat ng araw ng sandaling iyon kung kaya napakadilim tignan ang loob ng bahay at maging ang balkonahin nila. Nagantay ako ng sagot mula sa lalaki ngunit hindi ito kumibo. Nanatili lang siyang nakatayo at hindi ko alam kung sa akin ba siya nakatingin o sa kawalan. Napalingon na lang ako sa aking likuran sa pag-aakalang meron siyang tinitignan doon. Pero wala namang katao-tao o kaya'y bagay na pwede niyang pagka-interesan. Nagtataka tuloy ako. Sir? May problema ho ba? Sir? Tanong ko sa kanya na umaasang baka sa pagkakataong ito ay sasagutin na niya ang aking tanong. Pero sa kasamaang palad, ay hindi pa rin siya sumagot sa aking isipan. Tayo na naman to. Ano kayang problema ng mamang to? Nagsimula na akong ma-stress sa mga nangyayari. Kanina'y halos maiyak na ako dahil sa pag-aakalang walang katao-tao. Pero ngayon naman ay ganito. May tao nga akong nahagila pero parang pipi naman. Di ko nga alam kung sinasadya niya ito o nananakot lang. Kung ayaw niya magpapasok ng tao, sana'y sinabi na lang niya agad. Hindi yung magtatanong ako pero hindi naman siya kikibo. Doon ako nababad trip. Gusto ko na talagang ilabas ang sama ng nararamdaman ko ng mga sandaling yun dahil hindi ko na maipaliwanag ang nangyayari. Hindi ko lang din alam kung ano din ang nangyayari sa taong kinakausap ko. Pero mas pinili ko na lang na maging kalmado at pinigilan ko ang aking sarili na lubusang mainis. Sir? Sir, magtatanong lang naman ho sana ako kung bigla akong napatigil sa aking sasabihin nang makarinig ako ng ingay mula sa kanya. Ang totoo niyan, hindi ako sigurado kung sa kanya nga ba talaga nanggagaling ang nadinig kong ingay, pero nasisiguro kong ungol yun ng isang tao. Ungol na para bang may halong sakit. Yung ungol na parang galing sa isang sirang lalamunan. Sir? Sir, okay lang po ba kayo talaga? Nag-uumpisa na akong mag-alala.
at mas tumaas ang aking kuryosidad dahil sa nangyayari sa lalaki. Mas lalo pa nga akong nagtaka nang biglang pumaltak ang kanyang leeg, dahilan para maging hindi kaaya-ayang tignan ang posisyon ng kanyang ulo. Napaisip tuloy ako kung may diferensya ba ito sa pag-iisip dahil parang iba ang galaw at postura ng kanyang katawan. Nakita ko pang parang may nabaling buto, dahilan upang mas maging malambot ang kanyang pagkakatayo. Dahil na rin sa kagustuhang makakuha ng kumpirmasyon at kasagutan mula sa taong yun, ay naglakas loob na talaga akong lumapit sa kinaroroonan niya. Ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakalapit sa kanya, ay napahinto na ako sa aking paglalakad. Nagsimula na siyang humakbang at naglakad na para bang lasing papunta sa akin habang sinasalubong ako. Nagpagewang-gewang siya sabay ng kanyang ungol na tila baga nagrereklamo dahil sa nararamdaman na bali sa kanyang katawan. Akala ko talaga'y lasing ito at may balak siyang gawing masama sa akin, kaya naalarma ako ng husto at humakbang patalikod. Bawat hakbang ng paa niya ay tinutumbasan ko rin ng hanggang nakabalik ako sa gate. Hinawakan ko ito at sabi, "Sir, ano po bang problema ninyo? Pwede naman po nating pag-usapan." Pasigaw ko sanang wika sa kanya, ngunit natigilan na naman ako nang nakalabas na siya sa kanilang balkonahe at naaaninag ko na rin sa wakas ang mukha at itsura ng buo niyang mukha at maging ng kanyang katawan. Bumilog ang aking mga mata at bibig sa aking mga nakita. Di ko sukat akalain na ganito pala ang itsura ng mamang kinakausap ko kanina. Kaya pala hindi din siya sumasagot sa aking mga tanong. Kaya pala iba ang ikinikilos niya. Hindi ko alam kung ano ba talaga siya at kung ano ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito, pero isa lang ang alam ko. Masama siya. Nanghina ang mga balikat at tuhod ko. Automatic kong natuyo ang lalamunan ko. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at nanginginig na ang aking mga kamay kasabay ng aking mga kalamnan. At higit sa lahat, tumayo ang aking mga balahibo. Diyos ko, halimaw! Wika ko. Dahil hindi talaga ako lubos makapaniwala sa aking nakikita. Napakaputla ng kanyang balat na may halong tuyo na dugo. Maging ang damit niya ay nagkulay pula na rin dahil sa natutuyong dugo. Ang mga mata niya ay parang wala ng buhay. Malabo na ang itim na parte ng kanyang mata at halos puti na lahat ito. Tapos ang kanyang labi ay kunot-kunot na rin. Ang bibig naman niya ay nananatiling nakabuka na para bang palaging uhaw. Dati ko lang napapanood sa mga palabas sa telebisyon at nababasa sa mga libro ang nasa harap ko ngayon. Napakapit ako sa gate dahil bumigay na talaga ang tuhod ko. Nawalan na ako ng lakas para makatakbo at nahihirapan na nga akong tumayo ng mga sandaling yun. Sa aking isipan, sinasabi kong, "Isko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Sana masamang panaginip lang siguro ito, masamang panaginip lang, hindi ito pwede mangyari." Sa pakiwari ko rin, ay ilang porsyento na lang ng aking lakas ang natitira. At pag yun ay tuluyang nawala, tiyak hihimatayin na lang ako sa mga nangyayari. Para bang tumigil saglit ang utak ko sa pagpoproseso ng mga bagay na aking nakita. Bahagya na rin umiikot ang aking paningin. Iba pala talaga pag ikaw na mismo ang nasa ganitong sitwasyon. Akala ko lang nung una sa tuwing napapanood ko ang ganitong senaryo ay napakadali lang gawin ang pagtakbo, pero sa realidad ay hindi pala. Pagsigaw nga lang ay hindi ko nagawa at
Tila baga naging paralisado ang lahat ng bahagi ng aking katawan. Palapit na siya ng palapit sa kinaroroonan ko. Lubhang nakakasindak ang itsura niya at maging ang ekspresyon ng kanyang muka, dahilan para ako'y panghinaan pa ng loob. Buti na lang, may bigla na lang akong narinig na sumisigaw. Ate! Ate dito! Halika, takbo na dito! Dali! Sa pagkakataong to ay sigurado akong tao na ang tumatawag sa akin. Bata. Isang bata. Lumingon ako at hinanap kung nasaan nanggagaling ang boses, pero hindi ko ito mahanap kahit saan. Papalapit na nang papalapit sa akin ang halimaw, samantalang pilit ko pa rin tumatayo. Mahina pa rin ang tuhod ko dahil hindi ko pa rin magawa na tumayo ng diretso. Ate, dito sa taas! Dito sa may bintana! Sigaw ulit ng bata sa akin. Agad akong tumingala sa taas sa binabanggit niyang direksyon at nakita ko nga siya. Bahagya akong nasilaw sa kanyang pinapakinang na bagay. Parang maliit na salamin na itinapat sa sinag ng araw para kuminang. Agad kong natuntun ang kinaroroonan niya dahil doon sa palatandaang yun. Bahagyang pumalik ang aking lakas at dahil sa bagong pag-asa na aking naramdaman, nilakasan ko ang aking loob at saka tumayo dahil gusto ko pang mabuhay. Ngunit huli na ang lahat sa aking paglingon sa aking harapan. Diluntagan na ako ng halimaw dahilan upang matumba akong muli at nagpagulong-gulong kaming dalawa sa lupa. Pilit niyang inaabot ang aking leeg gamit ang kanyang bibig. Gusto niya akong kagatin. Iwinaksi ko sa aking isipan na katapusan ko na ang sandaling yun at ang natitira kong lakas ay siyang ginamit ko para itulak papalayo sa akin sa abot ng aking makakaya ang halimaw na sa aking dumagan kanina. Konti na lang ay makakagat na niya ako. Ilang saglit na rin lang ay bibigay na rin ng aking kamay dahil hindi ko talaga siya kaya at sadyang napakalakas niya. Tumulo ang luha ko kasabay ng paghingi ko ng saklolo. Hindi ko rin mawari kung bakit biglang rumehistro ang imahe ng aking nanay, ang aking lola, si Joshua at ang pamilya ko sa utak ko. Sa isip ko sinasabi kong, Diyos ko, ganito na rin kaya nangyari sa buong pamilya ko. Patay na rin kaya sila, si nanay, si Joshua, si Lola, ang mga kaibigan ko. Ganito na rin kaya nangyari sa kanila. Buhay pa ba sila? Asan na kayo? Tulungan niyo naman ako. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at tinanggap ang aking katapusan. Hinintay ko ang pagbaon ng mga ngipin ng halimaw sa aking leeg. Naisip ko rin ang pagpunit niya sa aking balat at ang pagkalantad ng aking laman, pati na rin ang pagdanak ng masaganang pulang likido. Pero sa halip ay nakarinig ako na nakakapinging alingaw-ngaw ng pagputok ng baril. Itutuloy. Abangan.